Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East and hello world. Ayan po, welcome ulit dito sa ating live chat. Kasama niyo muli Miss Teen dito sa ICSA. So ayan po, ninimbitahan namin kayo ulit para sa ating mga upcoming October batches na available and open for enrollment. So andito tayo ngayon sa reception po, no? So please bear with us. Yes, sir? AutoCAD course? Yes, please. Yeah. So hold on, sir. You can sit for a while. Okay. Ma'am Rach? Okay, sorry. Dito kami sa reception ngayon kaya meron mga dumadating na gusto rin nag-inquire about sa courses natin. So, si ISIS is tulad doon, may dumating, nag-inquire ng AutoCAD. So, yun. Balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. So, yan. Welcome dito sa ating live update sa live chat natin. If you have a question regarding with the course, pwedeng kayong mag-message sa atin dito sa ICSA admin. So, dyan na kayo, no? Pwede kayong mag-send in yung comment para masagutan natin po, no? So, wait. Okay. Thank you. So, ayun. Sa mga kababayan natin na gusto rin mag-upgrade ng kanilang skills and mag-take ng credential or ano, no, kailangan sa kanilang application, pwede kayong mag-enroll dito sa ICSA. Okay, so sa mga upcoming batches natin that ano, no, na mag-join yung mga new students natin, especially sa mga group classes natin tulad ng diploma courses ng health and social care, meron tayong level 7, yung first year of master's degree, yung strategic management and leadership. Available din yung ating UK Diploma Information Technology and yung ating Business Management at Accounting. So marami-rami tayong courses. Depende kung ano ba yung focus ninyo, ano ba yung target ninyo na ma-achieve or ano, no, depende sa ano nyo, sa position or job target or job application ninyo. Ano ba yung kailangan ninyo na credential, especially sa ano, no, sa application ninyo for cross-country application, like yung iba gusto mag-apply sa Canada, yung iba mag-apply sa New Zealand, Australia, or sa iba't ibang bansa. So, yan, kakailangan ninyo itong ating ano, no, diploma course kasi upon ano, no, processing ng inyong ano, application doon, is isa sa mga requirements natin is meron tayong credential na ipoprovide. So, lalo na si Canada, meron siyang requirements na at least minimum of 72 units sa kanilang requirements sa permanent residency nila doon, no? So, yan. So, sa mga mostly sa mga kababayan natin na cross country, so, nagtatake sila ng mga diploma courses. So, meron tayo dito, under siya ng British curriculum, and yung level 4 natin, which has, meron na siyang 120 units na pwede ting magamit after at the end of the course. Kasi ito, maganda kasi si UK Diploma, parang sa atin sa Pilipinas, meron tayong level, no, first year, second year, third year, fourth year college. Sa kanila, meron silang level 4, is equivalent to first year of college. Meron din tayong, ano, no, level 5, equivalent to second year to third year college. And level 6, which is bachelor degree na, which is fourth year college natin. So, ang kinagandaan kay UK Diploma is, after level na matapos niyo, like for example, level 4, makakuha na kayo ng credential which is pwede nyo magamit for your future job application. Ayan, hello po, Sir Roman. Sir Roman, isa sa mga natin, si Zanti natin dito sa UK Diploma class natin. Ayan, si Ma'am Ina, ayan po. Hello po, thank you for watching. And Ma'am sa Saudi, yes po, pwedeng-pwede. Actually, marami tayong mga students sa Saudi kasi kinagandahan ng course na ito is in-open siya. Actually, yung pandemic is naging ano din siya, advantage din kasi nga na-open yung online platform. So nagkaroon ng ano, ng opportunity yung mga kababayan natin na hindi makapag-aral ng face-to-face kasi nga sa trabaho, sa bahay lang sila or yung trabaho walang day off. So pwede kayong mag-enroll at mag-aral through online process or online class live Zoom. And doon, yung online din naman niya video lang. Meron kayo doon, ano, no, instructor, ganun din, kapag sa klase, nakaupo lang din kayo, and then nakakinig kayo sa discussion ng instructor, ganun din sa virtual classroom. So, yung virtual classroom natin ang ginagamit doon is yung ating Zoom application. So, through Zoom class, nakakatend tayo ng klase, and marami-rami tayong estudyante, Ma'am Nunes, sa, ano, no, sa Saudi. So, meron tayong mga healthcare, ano din dyan, students, meron din tayong mga business management students sa diploma. So, marami. Mga training, ano din, may mga training courses students din tayo. So, meron din mga AutoCAD students dyan, meron na computer secretarial, marami-rami na. Okay, so, pwede.
kayo mag-enroll at mag-aral through online kahit nasa Saudi kayo, kasi actually marami tayong students around ano no, around the world actually. Kasi mostly sa Middle East, meron tayong mga students sa Qatar, Dubai, sa Bahrain, sa Saudi, Riyadh, part ng Saudi, no? So, marami, marami tayong mga students. Okay? So, ayan. So, may love shoutout daw kay Ma'am Ina sa Spark Batong Bakal. Hindi ko alam kung anong pangalan ito ni Ma'am Ina. Ina daw. May love shoutout daw sa mga students. Yes, of course, yung mga students sa atin yan. And speaking of students, so sa mga graduating students or mga candidates for graduation this October, please ana, settle na inyo ng inyong graduation fee and the same time ng toga ninyo, ha? Kasi parati salam natin kung ilan pa yung toga in additional na kailangan nating i-order. Okay, so kailangan nyo na siyang i-settle before September 29. Actually, nag-send naman ako ng message sa kanila sa mga graduating students natin. So, please pasettle ako ng mga graduation fee nyo. There will be a graduation this coming October 27 sa mga graduates this, ano no, this before, ano no, 2023. So, 2022 to 2023, mga graduates natin. So, meron tayong graduation this coming, ano po, this coming October 27. Okay? Ayun, si Ma'am Mirasol. Ayun, ma'am. Kasi alayin ang pangalan mo sa pangalan sa Facebook. Okay, hello po, Ma'am Mirasol. Isa rin siya sa ating mga, if I'm not mistaken, ma'am, sa healthcare student ka rin namin po, ma'am, no? Ayun, kasi, ayan, sa mga student natin. So, yan. So, may love shoutout sa ating mga students, especially sa mga candidates for graduation. So, good news din. Announcement na lang din. And meron tayong upcoming graduation next year, which is April and October. So, sa mga patapos na dyan na kanilang course, so, targetin nyo na kung saan kayong graduation masasama. Okay, especially sa mga diploma students natin. So, please, ano, sa mga patapos na, so, please patapos ng mga assignments natin, para at least maging line up kayo, maka-line up kayo sa graduation natin next year, which is April or October. Okay? So, mga hindi kaabot ng April, so pwede, meron tayong October kasi ginalawa na siyang dalawang graduation kasi nga, marami-rami tayong mga students na gagraduate, so hindi siya kayang ipagsama-sama. Okay? So, yes po, pero nag-BM na ako kay Sir Roland. Ayun, Ma'am Mirasol. So, yan, no? Congratulations, nakapag-start na rin tayo ng ating, ano na, ng ating gustong-gusto na course. Yan ang talaga importante. Is kailangan alamin natin kung ano ba yung gusto natin kasi sa ipipilit sa atin ng iba. Kasi kailangan sa sarili natin nagsisimula yung ano no, yung desire na anong course yung gusto kong i-take. Hindi yung gustong i-take ng iba para sa akin. So kailangan yung gusto mo kasi mahirap ipilit na hindi mo gusto. Kasi nga di natutuloy. So ayan, maganda yan. So kailangan alamin kung ano ba yung gusto mo, ano ba yung fino-foresee mo sa sarili mo after 9 months, ano ba yung target ko na maging? O saan ba ako gustong magtrabaho? So, kailangan, upon enrolling, yun yung mga kailangan natin i-consider. Ano ba yung purpose mo mag-enroll? Ano ba yung target mo after a year? Saan ba ako nakikita ko yung sarili ko magtrabaho? So, kailangan, nandun nagsisimula lahat. So, hindi lang pabara-bara na mag-enroll, no? So, kailangan nandun din yung desire. Yung enrollment, andyan diyan the whole time. Pero yung desire mo talaga, kung ano ba yung nakikita mo at kaya mo na i-foresee, sarili mo, i-manifest mo na, ay, eto dapat after 9 months, after a year, eto na dapat, andun na ako dapat. So, like, for example, ang target mo mapunta sa Canada. So, kailangan mag-set ka rin ng goals mo. Kung ano ba yung kailangan mong step by step i-prepare. Okay? Hindi lang yan in just one snap lang, andyan ka na kaagad. So, kailangan may process siyang pinagdadaanan. Okay? So, kailangan i-set ka ng goals. Dapat ito, ano yung first step kong gawin? Microsoft Word. Okay. So, wait lang kayo. Iwan ko muna kayo dyan, ha? So, message lang kayo kung ano yung mga questions niyo. Wait lang. Okay, ma'am. Pasulat ako dito ng ano mo. Enrollment number. Date, enrollment number mo, ha? Okay, so you want to pay the fees? Okay. So, message lang kayo dyan ako if you have a questions kasi medyo busy ako sa reception. Hello, Ma'am Jean! Kamusta na?
Mr. Arshad, right? I'm from the sister group. You will also settle that one. Okay. In your IT, right? Information technology? Yes. Okay. And for Manal? Yes. Okay. Just one number difference in your enrollment number, right? With Manal? Yes. Okay, I found it. Yeah. At the end, right? Okay. 70. Okay. Can I have the payment cash? Sige lang yun lang. Just hold on. Tapos ka na klase mo, ma'am? Tapos ka na klase mo? Ah, mag-umpisa ka pa lang. Pauwi ka na ba? Pauwi ka na ba? Or papasok ka pa lang? Ah, okay. Kala ko, pauwi ka na. Ah, nag-exam ka na? Ah, okay. Okay. You'll be attending your class as well today? You have a class today? Okay, that's good. It's okay now. The other one is yours. Microsoft Word. Lagay mo lang Word, ma'am. Microsoft. Ayan, si Ma'am Mirasol. Yes, kailangan lang talaga. Kailangan lang talaga. Mag-inol lang kayo kasi isa-isa sila yung mga students natin na nagpatunay na ano na, nakapagsimula na mag-aral. Kasi nga, it's a good thing dito si ICSA, especially para sa mga FW workers natin. Yes, ma'am. May, oo. May tricky hindi yan, ha? Tricky hindi yan. May fee yan, tricky hindi, ha? Oo, balikan mo ako. Meron ka ba dyan? Ah, sige. So, ayun. Sorry, ha? Kasi andito lang ako mag-isa sa reception. So, kaya, iniwan ko lang muna kayo dyan. Hello, ma'am. Uy, si Ma'am Amira. Si Ma'am Amira ba to? Sana na sila ngayon sa Georgia. Nag-Georgia trip si na madam na sa ano, sa Georgia. Kamusta naman dyan sa Georgia? We'll be posting yung mga pictures nila sa ano, sa FB page. Hindi ko pa napopost. Kamusta naman dyan sa Georgia? Kamusta ang weather? Malamig-lamig na ba dyan? Sana all? Napalamig na sa Georgia. Ayun, si Ma'am Nunes. Pag-enroll, ma'am, kailangan nyo lang mag-ano, pili kayo ng course. Ano ba yung course na gusto natin i-enroll? Yung initial requirements lang is picture, any valid ID, or yung passport copy nyo, pwedeng-pwede na po. So, kailangan nyo lang pumili ng course na gusto nating i-take. Okay? Kasi lahat naman is available through online live interactive class. Okay? So, pili kayo kung din man yung, ano nyo, yung gusto nyong i-pursue na course. Ayan. So, ingat-ingat kayo dyan, Ma'am Amira, ha, sa, ano, sa Georgia. So, pakamusta ko dyan kay Ma'am April. Ayan. Sana all ba, Georgia? See you. See you sa graduation. Si Mama Mira, isa rin sa ating mga graduates dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care. Actually, during pandemic sila nag-enroll sa health and social care. So, di ba, pandemic man yan or wala, kapag ginusto mo, may paraan talaga. At syempre, di ba, sa kanila nga natapos nila online, live interactive class. So, sila yung mga patunay na ano, na kaya natin. Kaya natin kapag meron tayong goal na sinet sa sarili natin, no? So, ayan. So, kailangan na natin mag-set ng goal sa sarili natin. Kasi kung wala tayong sineset na goal or target or even yung, ano natin, yung binivision natin sa sarili natin after a few months or after a year, kasi hindi naman agad-agad nandiyan na kaagad. Kailangan may process naman talaga. It takes time, kumbaga. So, kailangan, wag mo namang palipasin yung mahabang panahon na hindi ka nag-take step. So, kailangan take smaller step. Pwedeng smaller step, big step.
nasa sa atin kasi different naman tayo ng ano ng way kung paano ba ma-reach yung goal natin. Okay? So, 'yan. Sila nga nag-graduate na sila, isa sila sa mga graduates natin ng health and social care. So, they will be marching sa graduation natin. Sa ano na included na sila sa graduation natin this October. Yes, Ma'am Nunes, meron tayong ano yan ha, course fee. Depende sa course kung ano yung napili natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po no, sa pag-view sa ating live no, live update and live chat natin ngayong araw. Okay. Yes po, Ma'am Nunes, pwede kayong mag-ano dito. Pwede kayong mag-message. I will put po ng ating ano no, WhatsApp number sa taas. So pwede niyo ring ano ngayon. Yung ating ano +96599302850 o di kaya sa +96551766250. Okay, so meron tayong mga student consultant after nitong lang live update natin or live chat. May mag-ano sa inyo, magre-response or magre-reply sa inyo dito sa ating afternoon, sa ating ano message or comment sa inyo mamaya-maya. Okay? Medyo maulan now, pababa kami ng galing Gaudog, how do you say that? Godauri? Ayan, umakyat sila ng bundok. Ano yan, hiking? Mama Mira. So ingat-ingat kayo dyan ha, medyo maulan kasi nga pa-change na yung weather. Ano na ba ngayon, fall, o, autumn na, so... Autumn na ba? Ay, hindi pala. Autumn ba? So, yun. Paingat-ingat dyan ha kasi nga, ano, nag-change weather na. Going to winter na dyan si Georgia. So, paingat ha kasi nga maulan. Ayan. So, Ma'am Nunes, yes po. Mag-ano, update kita mamaya. May magme-message dyan sa inyo mamaya sa atin after, after live chat natin. Okay? So, yan. See you soon, Ma'am Amira. Ingat kayo dalawa dyan ni Miss April, ha? So, sa mga students natin, yon reminder sa mga candidates for graduation, please settle your graduation fee, and also yung sizing ng toga natin, ha? Kasi nga, mag-order tayo ng toga. But is, alam natin ahead of time kung ilan pa yung i-order natin na sizes. Okay? So, sa mga upcoming upcoming students naman, so, we wish you, ano, good luck, and see you in the class. Online man yan or face-to-face. Okay, so pili lang kayo ng courses na natin. We have a lot of courses dito sa ICSA. Meron tayo, pwede kayong mag-browse ito sa ating FB page. And yun lang. So, reminded lang sa ating mga new students or upcoming students na gustong mag-start this coming October. So, kindly enroll na, ha? Before October, first week. Kasi nga, para makapagsimula tayo doon. Kasi kapag mid of October pa kayo or second week of October pa kayo mag-enroll, yung starting date nyo naman, it will be moved sa November na naman. So, kung as soon as possible na gusto nyo magsimula, kailan na kayo mag-enroll this within this September. Okay, so ang available natin ng group classes sa diploma course, yung ating health and social care, which is available both online batch and yung ating face-to-face batches. Okay, so available sila. And yung ating business management, available din. Ating first year of master's degree, yung ating level 7, Strategic Management and Leadership is open for enrollment. And speaking of, meron tayong pwede kayong mag-attend sa ating face-to-face trial class or ano no, ating sample classes natin. Pwede kayong mag-sit in doon sa klase and experience kung paano ba yung pag-aaral dito sa ating level 7. Okay, pwede pa kayong mag-sit in sa klase. And ano no, sa ating mga itong level 7 kasi pinaganda kasi nga, itong si UK Diploma natin, ino-honor nila yung mga experience ng ating mga OFW workers. Kung kayo is natatrabaho na more than 3 years as a manager or supervisor, pero kailangan nyo ng diploma, maganda itong si ating level 7, which is first year of master's degree na. So, kailangan nyo lang comply is yung CV ninyo, including ng experiences ninyo, especially sa managerial, supervisory o di kaya sa admin. So, kailangan nyo lang ipasa yun sa ating mga student consultant or dito sa admin at kasama na din yung mga ano yung previous school credential. Kung kayo man is high school graduate or college level, pwedeng-pwede. Okay? So, at least yun nga. In honor ni British or ni UK yung mga experiences ni student for qualification sa course. Okay? So, yun naman sinasubmit natin yung inyong mga requirements sa UK for evaluation naman ni UK kung qualified ba tayo for this level 7, yung first year master's degree. Okay?
So kasama na din yung ating information technology and yung ating accounting and finance. Kung kayo naman is gustong maging accountant or maging part ng finance department, magtrabaho, doon kayo sa accounting and finance naman natin na course. Okay, so yan, pili na kayo ng ating mga UK diploma courses. And kung ikaw naman is medyo nag-aalangan pa kasi nga wala pa tayong basic skills sa paggamit ng computer, and yan naman yung ating computer secretarial training course, which is start siya from beginning, for beginners until professional level. So, walang problema. Kung kayo is kinakabahan na, ala, wala talaga akong idea sa paggamit ng computer, nakalimutan ko na gumamit ng computer, matanda na ako, or hindi na ako masyadong magaling humawak ng computer, huwag mag-alala. Dito yung ating computer secretarial training course. Diyan isa-train kayo from beginners talaga. From beginners to professional level. Okay? So ayan, so maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating live chat natin. Minsan naiwan ko kayo kasi nga busy dito sa reception. So see you sa mga upcoming students natin for these October batches. Especially open na rin yung ating Friday batch for our office management. Kung sa ating mga graduates ng computer secretarial, para at least fully equipped na kayo sa skills, kasi meron na kayong basic computer skills. Next level naman yung ating office management, which is doon i-apply yung mga natutunan ninyo sa computer secretarial, which is management training na siya, kung paano mag-lead ng team, paano ba mag-handle ng mga clients, paano ba magtrabaho in the administrative environment or field. Kasi nga, andun lahat ng mga records, inventory, reports. So yun, upgrade kayo to the next level sa mga computer secretarial graduates natin. Next level na kayo ng office management. Okay? So yun, so maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa ating live chat, even though naiwan ko kayo in few minutes kasi nga may mga transaction. So ayan, maraming salamat and see you next time sa ating live update. And sa mga new students natin, welcome sa ICSA. So ayan po, see you again sa ating live chat. Sa mga gustong magkaroon ng details sa mga courses natin, pwede kayo mag-message ito sa ating comment box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp numbers, +96599302850, o di kaya sa ating +96551766250. Okay, so ayan, maraming salamat and see you next time. Ma'am Nunes, message kita ha, bigay ko sa'yo yung number ng Saudi in charge natin. Okay, so maraming salamat and see you next time.